welcome to Volleyball DNA, where we examine the characteristics that make up some of the most intriguing personalities in the world of volleyball. I'm Denise Lazaro. And I'm Anton Rojas. The subject for this episode is one of the most powerful offensive forces that we have ever seen in the sport. A two-time UAAP champion, two-time finals MVP, and silver medalist in the 30th Southeast Asian Games, this young man has taken his talents all the way to the land of the rising sun. I'm talking about the Philippines' very own Bryan Bagunas. There he is! Idol, hello. Kamusta? Okay lang po. Wow! Nag-meet na ba kayong dalawa? Na dito. Oh, pagod ano, na. Ano? Nag-meet na ba kayo ni Denden dati? Pero sa before. Kasi sobrang bata mo. Oo, siguro nga. Layo na nabot. First year pa lang siguro. Busy ka dyan, Bryan. Mamaya pupunta ka pa sa city? Oo, may ano rin kami doon. May press interview din kami doon. Ah. Wow, day of interviews. Mag-isa ka lang dyan sa place mo? Yes po, mag-isa lang. Saan city ka ba sa Japan? Oita. Malayo Oita. To, kuya. Ano malayo? To, countryside siya. Wow. Tapos anong city ka pupunta? Sa mismong Oita lang din. Ah, Oita din. Okay. Ay, fire city proper nila ganun. Okay. Yes po. Layo nang narating mo, idol. From Batangas to Japan. Oo nga eh. Hindi ko din ina-expect eh. And you're fresh off of college, no? Yes po. Nabanggit nga ni Anton na you're from Batas. Yes po, from Batas. Ang karamihan ng mga magagaling na volleyball players galing Batangas. Ikaw, Eliza Valdez, Kim Fajard. Just to name of you, two Batangas. Masasabi mo ba na mula pagkabata, alam mo na agad na magiging player ka, volleyball player? Hindi po volleyball player. Volley basketball player. Volley basketball? Yes po. Wala po akong idea sa volleyball before. Okay. Bali, nung bata pa lang po ako, basketball na po talaga yung nilalaro ko. Paano ka na-shift sa volleyball? Bali, yung school ko po nung... Ano ba yun? Nung... High school, wala atang basketball noon, kaya nag-volleyball ako. Gusto ko kasi maging varsity lang. Talaga? Basketball pa yung wala, ah? Yes po. Then ano, bali nag-ship ako, nag-transfer ako sa ibang school. Then sa intrams, sumali ako parehas, basketball sa volleyball. Okay. Eh, hindi ako nakuha sa basketball. Pinasok ko yung volleyball. Ito ba yung Balayan National High School? Yes po. Tika, saan ka ba sa Batangas? Batangas City? Hindi po, Balayan mismo. Balayan mismo, okay. Kaya Balayan High School ka. Okay. Yes po. So yun yung pinakaunang varsity experience mo sa Balayan? Balayan High School? Bali, doon na po ako nagtuloy-tuloy, yes po. Ah, okay. Masasabi mo ba na competitive yung high school mo nun? Sa akin po, parang wala lang. Basta naglalaro lang po ako. Yun lang. Kasi okay. Parang hindi wala lang yung skill level mo eh. Napakagaling mo kasi eh. Parang kasi wala lang. Fourth year lang po talagang nagtuloy-tuloy po. Bali, yun nga po. Stakaamit, then palarong pambansa. Doon lang po ako nagtuloy-tuloy talaga. Fourth year high school ko. Nung time na yun, Bryan, may idea ka na ba sa UAAP? Alam mo na yung mga schools sa UAAP nung time na yun o wala pa? As in zero po. Wala po talaga akong idea. As in, di ko nga po wala po akong kilalang volleyball player eh. Talaga? Yes po. Bali, nung palarong pambansa po, pinuntahan na ako ni Coach Jesse. Then, Jesse Lopez. Parang opo. Tapos kinukuha niya yung number ko, tapos tinanong ko siya kung sino siya. Then yun, wala talaga ako ID.
Oh, mamaya may tanong kami about Coach Jesse, ah. Mamaya sa interview may tanong tayo. Maganda na binanggit mo 'yon. Okay. Coach Jesse Lopez, FEU, 'di ba? Yes po. Pero nag-NU din siya, 'di ba? Para nag-coach siya sa NU, tama ba? Nag-NU lang po siya, bali coach lang. Coach lang, pero player siya ng FEU, 'di ba? Yes, okay. FEU po, yes. So, nung rinirecruit ka niya, NU na siya. Yes po, NU na po siya. Ayun. So yun yung reason kung ba't napunta ka sa NU. Yes po. Bali nagpunta po yung ano, yung coaching staff sa palarong pambansa. Okay. Okay. So ano yun, tinanggap mo agad? Hindi ka na nag-try out sa iba? Hindi pa po. Bali ano talaga? Parang ayaw ko talagang pumasok sa Manila po. Ah, ganoon? Yes po. Then sila Coach Dante po and Coach Jesse. Pinuntahan pa po talaga ako sa Balayan po, Batangas. Then ayun po, para na convince nila po ako and yung parents ko po na ano, na papasukin po sa inyo. Parang si Eliza pala to, then ha, nung una ayaw umalis ng Batangas. Yes po. Rookie year experience mo sa NU? Sobrang memorable po kasi ano, nabalian ako noon eh. Yes po. Ano kasi, bali parang nagdadang competition kami kay Malabunga. Then yun, yung list ko na ano, na sementoan. Seryoso? Yes po. Kaya pala hindi bali, ka ano, masyado naglaro that year. Opo, bali ano, half na ng ano, yung UAAP League po nung nabalian ako. Okay. Then yun, second year na po ako naglaro. Wala na mga dunk-dunk contest sa... Wala na po. Wala na? Okay. Makinig. Nanood dyan ng volleyball players. Saan kayo mag-contest dyan? Ganun din kaya si Mark Espejo, di ba? Nabalian din siya bago pumasok sa Ateneo. Before he even started training, I think. Oo nga po, parang nabalitaan ko din po yun. Dahil yun sa basketball. Okay, Bryan, nung rookie year mo, halos buo yes, pa po yung NU eh. Nandun pa sila, sina Edwin, yes, sina Ben, Berlin, si Peter Torres, andun pa. Nagulat ka ba na natalo yung Bulldogs kayo sa finals? Kasi buo pa yung team nyo eh. Tsaka back-to-back champions yes, kayo eh. Mm. Sobrang ano po, sobrang nakakagulat din kasi nga po, ayun, sobrang ano pa rin sila, buong-buo pa rin sila. Kung sino yung nag-champion ng 76, sila pa rin yung naglaro din po doon eh. Siguro ano lang po talaga, naging kumpiyansa lang din talaga sila and mas deserves din po siguro ng Ateneo manalo ng championship po. Siguro yun yung nangyari po. May kwento sa amin si Rex Intal eh, nung una ka daw niya nakita, parang nung first experience mo sa finals yun eh. Parang yes, sabi niya nung pinasok daw kayo ni Coach Dante, parang hindi kayo makapaniwala na naglalaro kayo sa finals kasi syempre sanay kayo na yung mga veterans nang naglalaro eh. Naalala mo yes, ba yung feeling na yun na first time mo maglaro sa finals ng UAAP? Bali, nung second year na po yun? Second year na po. Opo. Siyempre, first time ko po maglaro nung ano, sa UAAP ng finals. Siguro, ano, talaga wala po kaming idea kung ano ba yung, ano, yung nature ng laro doon, kung paano ba mangyayari doon. Then yun, parang, ano lang po, maglaro lang talaga kami as, ano, parang sophomore pa lang kami nun eh. So, parang binibigay lang talaga namin kung ano yung ano namin, gusto namin mangyayari sa laro. For you, ano yung pinaka-importanting bagay na natutunan mo nung sophomore ka at ikaw na yung naglalaro as a starter sa finals? Yung importante ko pong natutunan is, yun po, bali ano eh, palagi kami talo sa finals nga po nun eh. So palagi hindi talaga kami makalot sa Ateneo. So parang ano lang, hindi po kami, ano, lalo na ako, hindi po ako nag, ano, hindi po ako tumigil. Let's move on naman yung third year mo. I think this is the third year rin na kalaban yung Ateneo sa finals, no? Yes po.
Pero I want to focus on you kasi dito talaga yung year na nag-improve ka, laki ng in-improve mo yung year na yun. At ano yung ginawa mo at gumaling ka ng gusto this season? Siguro nung third year po ako, ano, nagsimula po yun sa ano eh, sa beach volley. Diyan, nagbe-beach volley na po ako. So, yun, sobrang naging ano po siguro doon, parang naging, ano ba, batak sa ano, sa paglalaro ng volleyball. Kasi, ayun nga, sobrang hirap talaga maglaro ng beach volleyball. Then, pag ano ko ng, ano, ng third year nga po, ayun, saka yung ano pala, yung Air Force po, laking tulong nun sa akin. Kasi ano po, kinuha nila ako sa guest player po nila. Then ayun, mas marami po ako natutunan kasi nakalaro po ng, tawag dito, ng commercial league po. So yun, malaking experience po yung nadala, nakuha ko dun. And nadala ko sa UAAP po. Ayun. Alam mo, sa dami mo nang na-achieve sa indoor, nakalimutan ko na nag-beach ka din pala. Nag-champion ka din dun, di ba? Yes po, nag-champion din po. An- anong season ka nag-champion sa beach? 80 po. 80. Sino ulit partner mo sa beach si volleyball? James po, Natividad. Ayun. Ano eh, lagi ko naisip kasi yung indoor eh, yung back-to-back nyo sa NU. Tapos yes, syempre yung sa SEA Games, di ba? Nag-champion din pala kayo sa beach. Okay. Yes po. Two straight years. Ito, gusto ko lang tanongin ah, Bryan eh. Kasi baka naging motivation mo din to eh. Kasi pagpasok mo sa UAAP, bagamat lagi kayong umaabot sa finals, lagi kayong kinakapos, lagi kayong tinatalo yes, ng Ateneo. And then individually, mula nung breakout year mo, nung third year mo, lagi kang number two sa scoring. At laging yes, number one si Espejo. Abo. Na-motivate ka ba na, teka, lagi na lang ako second place dito sa taong to. Ha? Paano ko kaya mauunahan tong si Espejo? Apo. Kasama ba yan sa motivation mo? Bale ako, ano po eh. Hindi ko na din po inisip yun eh. Kasi sabi ko, Mark Espejo is Mark Espejo po. So talagang, yun talaga siya eh. So talagang, kung ganun siya, parang, ang pangit naman kung gagawin ko motivation na lagpasan siya. Parang inisip ko na lang, gagawa ako ng sarili kong ano, parang pangalan sa volleyball. Then ayun po, parang nagsikap lang din talaga. Then ayun, yun nga, yung palagi kami natatalo. Then siguro, yun yung naging motivation ko po na para hindi pa mas tumigil po sa pangarap ko. Then ayun, nagtuloy-tuloy. Then yun, hanggat sa na-succeed po namin yung goal namin ng inyo. Kaya ako lang natanong yun, Bryan, kasi sobrang exciting kayo ni Mark Panoorin. Oo nga po eh. Parang parehas kayo ng laro in terms of sa offense talaga eh. So walang rivalry talaga, walang rivalry. Wala. Siguro yung ano po, NU Ateneo sa volleyball. Talaga ngayon po ano. Okay. Pero sa amin naman wala naman po. I think it only unlock a level sa skills mo or like in being an athlete when you realize na you're not really competing with others, you're competing with yourself para ma-improve pa yung sarili. Yes po, yes po. Ayun. Apo. So, ayun na nga, na-achieve mo na yung being champion sa UAAP after being second for how many years. Ano naman yung feeling na sa wakas na kapagbigay ka ng kampiyonato sa NU? Sobrang saya ko po kasi, syempre, sobrang laking tulong ng NU sa akin kasi, yun nga, napag-aral ako ng libre. Then, ayun, sobrang laki ng binibigay nilang tulong sa amin as a student at athlete. Then, ayun, parang yun siguro yung pinakamasayang ano, sukli na naibigay ko sa inyo na mabigay ng kampiyonato sa inyo po. Ayun po. Tsaka nag-finals MVP ka rin. Grabe ang ano pala, ang daming naganap nung season 80 ng UAAP para sa iyo. So yes, nag-champion ka tapos beach volleyball. Finals MVP, beach yes, volleyball din. Pero hindi pa nagtapos doon. 2019, yes, mas umangat pa yung career mo. Gusto kong siguraduhin na tama yung pagbigkas ko. Correct mo na lang ako, Bryan. Ha? 2019, yes, yun nga, maraming biyaya ang dumating sa buhay mo. Katulad na lang ng opportunity na makapaglaro bilang import dyan sa Japan. Para sa Oita Miyoshi Weisse Adler. Tama ba yun?
Sinasabi lang, Weisse Adler daw yun eh. Pero, Weisse Adler, okay. Pero tama yung Weisse Adler talaga. Okay, okay. Abo. Okay. Kwento mo naman sa amin, Bryan, paano nakakakuha ang isang Pilipino ng opportunity para makapaglaro ng volleyball dyan sa Japan? Paano dumating yung opportunity sa'yo? Ako po kasi is ano, yung National University po, bali twice po nag-ano dito, nag-training camp sa Japan. So, habang nagti-training camp po kami dito, so parang nakikita na po ng ibang Japanese coach yung kami pong mga NU na parang may opportunity daw pong makapaglaro dito sa Japan po. Then ayun, nung one time po, yung last namin na training camp, bali nanood po kami ng Oita Miyoshi game po, nila Mark. Then okay. Yun po, nabanggit po siguro ng ano namin, nung kasama namin na Japanese na may isang player daw po sa NU. Then yun, hanggat sa nung UAAP po namin, nung season 81, pumunta po yung ano yung owner ng team ng Oita Miyoshi and yung manager ba yun. Then nanood po ng UAAP. Talaga? Di, sa Pilipinas? Pumunta sila? Yes po. Wow! Yes po. Nanood po sila. Wow! Bali, twice silang nagpunta dyan sa Pilipinas para kausapin ako. Wow. Grabe! Grabe rin yung recruitment stories mo, no? Una, pinag-apoy sa Batangas. All the way from Japan. Yes po. From Batangas to Japan talaga. Tell us naman, Bryan, ano naman yung pinagkaiba ng paglalaro sa club team dito sa Pilipinas and sa Japan? Siguro talagang dito po sa Japan, ano eh, mas focus talaga sila sa ano eh. Sa as in yung volleyball kasi talagang parang ginagawa na nilang buhay talaga eh yung volleyball po. Talagang ano eh kung hindi ka magtutuon pansin sa pagba-volleyball po dito no talagang wala mangyayari po sa team mo. Kasi sobrang competitive po ng league dito kasi yung mga player po mga world player po like yung mga naglalaro po sa Olympics. Kaya talagang ano po parang ano, every team po kailangan competitive talaga. Ayun. Hindi pwedeng puchu-puchu lang talaga. As in, dapat lalaban talaga. Ayun po. Paano ka nag-adjust, Bryan? Kasi ako ini-imagine ko lang eh, na ikaw yes, yung nag-iisang Pinoy dyan, tapos puro Japanese yung kasama mo. Nag-i-English ba sila? Meron po akong ano, isang translator po dito. Ah, okay. So ganun ka nakikipag-communicate sa kanila. Pero yung ano po, yung iba, ano, parang natututo na rin sila mag-English, mga basic English po. Ah. Then ako, pinipilit ko din po matuto ng mga basic ano, salita nila. Okay. Grabe. Parang ano eh, parang ini pero sobrang hirap po. Sobrang hirap. Pero in terms volleyball naman po, hindi naman po mahirap kasi once na pag nagti-training po kayo araw-araw magkasama, ano, nandun naman yung connection po. Kaya hindi mahirap. Okay. And it's nice to see na parang at home ka na rin dyan sa Japan. Nakikita ko yung mga videos mo sa Twitter, may mga nagpo-post. Nagsasalita yes, po. Japanese and you look really happy there. Again. Yes po. Sobrang ano kasi talaga nila. Sobrang approachable ng mga Japanese po. Talagang sobrang bait nila. Talagang pag nakasama mo sila, mag-i-enjoy ka rin. Parang normal lang din po. Parang nasa Pilipinas lang din ako na kasama ko yung mga teammates ko dyan sa, ano, sa national team. Parang ganun lang din. Okay, pag-usapan natin yung national team. Dulo ng 2019, naglaro ka para sa Pilipinas sa 30th Southeast Asian Games. Abo. Inasahan mo ba na aabot kayo sa gold medal match? Bali, hindi po eh. Bali talagang ano po, sabi namin, basta maka-podium finish lang kami, masaya na kami. Then ayun po, sobrang bait talaga ni God. Talagang binigay sa amin yung ano, yung championship match po na yon, yung gold medal match na yon. Talagang ano po, siguro para sa amin talaga yon kasi nakita ko yung mga sacrifices po ng mga coaches saka yung mga players. Sobrang hirap po yung nangyari.
Kasi siguro po, deserve talaga namin mapalaban dun sa Unbox Championship. At syempre, kaya kayo nakapasok sa championship dahil tinalo niyo yung Thailand. Grabe, yes po, yes po. Grabe. Ito, babalikan natin si Coach Jesse, ah. Jesse Lopez. Kasi, yung last moment ng game na yon, nung semi sa Thailand, broken play na yun eh, di ba? Yes po, yes po. Sobrang broken play. Dinig pass ni Jesse Lopez sa yes, kapilang po. Side, tapos ikaw yung pumalo. Apo. Ano yung inisip mo na, alam mong last point na yon, nasa Erica, papaluin mo na yung bola. Apo. Ano yung iniisip mo na, eto na, kung mapatay ko to, apo. Finals na. Tami na, apo. Ayun na talaga po yung inisip ko doon. Kasi ano eh, inisip ko kung i-drop ball ko lang to. So parang mangyayari pa, may pag-asang ano pa, makuha pa nila yung points. So para sa akin, dito naman ako nakilala. Si Spike eh. Oh. Binanatan ko na. Binanatan ko na talaga siya. kung dalawang ano, sabi, luin ko na, kung ma-block man or ano, edi sa susunod ulit na ano, puntos. Pero binanatan ko na talaga siya. Edi yun, nakuha pa yung points. So yun, sobrang saya talaga nun. Sobrang di ako makapaniwala kasi yun yan, nakuha ko yung points na yun. Then, ayun, nakapasok kami sa finals. Grabe. Kumakit mo nga kanina, Bryan, na ang hirap yung pinagdaanan nyo that year to yes, get the games. And ilang man, ang tagal nyo nag-training yung men's team, no? Mga 8-10? Yes po. Apo. Bali, ano, 8 months po ato or 10 months, mga ganun po. Bali, ano, totally, actually po, ano, di po talaga ako nakapag-training ng ganong katagal kasi nandito nga po ako sa Japan noon. Mm-hmm. Sobrang ano po noon sa akin, sobrang tawag dito, sobrang hirap para sa akin kasi po, pumunta po ako dyan, the next day, yun na yung game. What? Huh? Yes po. Talaga? Bali, 31 po ako ng gabi dumating. Bali, 1 na ata yun eh. 1 ng madaling araw po. Then, noon 2, may game na po kami. Kasi, after po ng game dito, saka pa lang po ako lumipad papunta dyan sa Pilipinas. Then, ayun. Wow. Sobrang hirap po talaga. Pero, syempre, siguro nakasama ko na rin po sila parang mga 4 months, ganun po. So, parang pinairal na lang po namin yung maturity po sa loob ng court. Yun. That's professionalism and dedication. Yes po. Di ba? Yes po. Yung ginawa mo and ng buong team. Yes po. I think that's the formula that we also wanted for the women's team, di ba? Like hindi one month lang na preparation. It has to be commitment po. Exactly. Yes. Tama. Bryan, 42 years. Naisip mo ba na 42 years yung huling silver natin eh? Sa or huling beses na umabot sa gold medal sa SEA Games. Para sa iyo personally, ano yung feeling na kasama ka doon sa grupo na nakapagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa volleyball, sa men's volleyball? Siyempre ano po, sobrang saya kasi siyempre, ayun nga, nakapagbigay po kami ng parang history sa volleyball, then yung pa sa mahal ko pang sports. Then ayun po, talagang ano, talagang di po ako makapaniwala na isa po ako doon sa ano, parang nakapagbigay ng history and ayan, na mas nakikilala pa po ako sa ngayon yung ano, yung men's volleyball dyan sa Pilipinas. Hindi lang men's, yung volleyball po talagang na ano na po ng world volleyball, parang na ano na po sila, napapansin. So parang sobrang laking impact po sa Philippines volleyball po, hindi lang sa men's volleyball. Sobrang saya po. Ayan po. Tumataas pa rin balibo ko eh. Sa 42 years na yun eh. grabe. Oo nga po, grabe yun. Sobrang laking opportunity for actually anyone in the Philippines yes, to be able to play as an import abroad. And you're one of the very few who's been able to do it among Eliza, Jaja, yes, para sa'yo, paano nakakatulong sa isang player yung paglalaro as an import abroad? For me po, ano,
mas lumalawak po yung ano ko, yung knowledge ko sa paglalaro ng volleyball. Kasi sobrang ganda ng experience po na kukuha sa abroad. Then may mga kanya-kanyang term po ng paglalaro ng volleyball. So yung mga magaganda po is parang kinukuha ko po. Then ina-apply ko sa sarili ko. Then ayun, maganda naman nagiging result po. Sobrang ano po. Sobrang laking improvement po bilang ano, isang ano po, player pag kinukuha sa ibang ano bansa. Pagbalik mo sa bansa mo, parang may i-share ka din po sa mga ibang player po. So yun, sobrang laki po ng impact talaga ang pagiging ano, import ng isang player po. Bryan, nga pala, nabalitaan mo ba yung elections dito sa Pilipinas? Kasi di ba dati? Yes po. Oh, so anong komento mo? Paano sa tingin mo magiging effect nito sa mga players at sa volleyball sa Pilipinas? Yun nga po, bali para sa akin po ano eh. Kahit sino naman po yung tumayo diyan sa NSA namin sa volleyball po. Basta po once na nakakatulong po sila sa volleyball po. So parang ano po? Hanggat sumusuporta po sila sa layunin ng volleyball sa Pilipinas po, talaga susuportahan din po namin sila and sobrang masaya po para sa amin kasi syempre sa bawat ano po namin tawag dito yung like plano po ng volleyball. Pag sinusuportahan po talaga yan, sobrang saya na po namin. Kasi doon po nagsisimula eh, sa suporta. And parang hindi ano, parang hindi magsasawa yung mga player po na maglaro para sa Pilipinas. Ayun po. I agree. I totally agree. Bryan, ang ganda na ng resume mo as a volleyball player. Yes po. Beach volleyball champion, indoor champion, yes. Import MVP. Ano ba gusto mong marating sa volleyball career mo? Bali, para sa akin po ano eh. Syempre, yung Philippines volleyball po na ano, lalo na yung men's po, mas makilala pa po, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa Asian Games po, mga ganyan. Yung po yung dream ko talaga sa Philippine volleyball po. Hindi lang po para sa akin, kundi sa lahat ng sa Pilipinas na manlalaro po. Parang, ayun po, para mas talagang mas makilala pa yung men's volleyball talaga. Ayun po. At dahil nga sa pagkapanalo niyo sa SEA Games, di ba, binago yung schedule ng UAAP? Ginawang, yes po, sobrang laking impact talaga nun. Nasasayangan ka ba, Bryan, na hindi mo naabutan yun? Sobrang sayang po, doon talaga. Yun na po yung start eh. Doon na yung start ng pagkakilala sa men's volleyball po eh. Hindi na kayo yung magbubukas ng San Juan Arena. Oo nga po eh. Oo nga po, talagang ano. Hindi na kami gigising ng maaga. O ito, Bryan, para sa huli naming tanong. Kasi alam mo, minsan may mga nakakasalubong ako mga men's volleyball players na kinocover ko dati. Tapos sinasabi, kuya, halos isang taon na ako hindi naglalaro ng volleyball. Di ko alam kung anong mangyayari. Pero ikaw, swerte ka kasi tuloy-tuloy eh. Nagba-volleyball ka pa rin eh. So anong advice mo sa mga ibang mga players na hindi pa nakakapaglaro, halos one year na nag-aantay? Ano advice mo sa kanila para wag mawala ng ano ng tiwala or mag-hope sila na bumalik na rin yung volleyball katulad ng dati? Para sa akin po ano, yung advice ko po sa kanila is wag lang po silang titigil. Then ayun po, siguro itong pandemic na to is challenge lang sa atin na manlalaro po. Siguro ito po yung chance para kung ano yung mga pwede mong improve, may improve mo ngayong taon. Then pag dumating na yung ano, yung araw na pwede na ulit makapaglaro, so yung mga weakness mo nung mga nakaraang taon, so parang mag-improve na this year. So parang may bagong ikaw na. So ayun po, malaki, wag natin i-take negative tong ano, itong taon na to. Parang gawin natin challenge para sa sarili natin and for the next league po. Parang ano, eto na.
parang ikaw na to, may bago ka ng ano, may bago ka ng skills. Yun. Ayun po. Sobrang laki pa rin ng tulong nito. Huwag nating take negative talaga po. And parang ano, parang yung ginawa mo nung third year mo, doon ka talaga na boom eh. Doon ka naging yes, ano eh, naging bazooka eh. Naalala mo yun, bazooka yung tawag sa ng mga teammates mo. Kuya, talagang hindi talaga ako tumigil noon. After na UAAP ko, nag-ano agad ako sa commercial league noon. After ng commercial league ko, beach volleyball talaga. Then after ng beach volleyball, UAAP na. Buong year na yun, di ako umuwi ng Batangas. Wow! Nandiyan wow, lang ako sa Manila. Kasi walang pahinga, no? Wala po. So, ganong kahirap ah, guys. Ganong yes, kahirap po para maging isang Bryan Bagunas. Bryan, maraming salamat sa oras. Yes. Ay, alam thank naman you namin po, ni kuya. Alam namin ni Den na volleyball is life ka dyan. Yes, may pupuntahan ka pa sa city after. Pero nabigyan mo pa kami ng oras. Maraming yes, salamat, po. Bryan. Thank you po. So much, Bryan. Thank you din, so Ate Den. We're so proud of you. Thank you din po. Congrats pala, Ate Den. Thank you. Congrats pala. Thank guys, you po. Maraming salamat sa inyong panonood. We hope you enjoyed yung kwento ng isang Bryan Bagunas. See you guys sa susunod na episode dito sa Volleyball DNA. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.